host ng mga lalabs. Welcome back to my channel. Ako po ang inyong lalabs, ako si Nera, Home Chef, yay! Mga lalabs, today marami akong inihanda dito. So, ayan, ito yung aking mga ingredients na gagamitin. And meron ako dito iniredding pusit, papalaman ng pusit. At tapos ko na rin hiwa-hiwain yung aking gagawing ipapalaman. And aasinan ko muna itong aking pusit. So, ayan, para lang magkalasa, magkaroon ng konting lasa yung ating pusit. Ayan. So, aasinan ko lang. And massage. So, ayan. And after ko masinan tong pusit, ayan, isi-set aside ko lang muna siya. And yung ipapalaman naman ang ire-ready ko. So, ayan, meron ako dito hiniwang kamatis, sibuyas na puti, and cheese. Ayan, hiniwa-hiwa ko lang sila ng into cubes. So, ayan, simutin natin. And ginger, ayan, ang luya. So, konting luya lang, pangtanggal lang sa. So, ang mga bata rin kasi ayaw nila ng maraming luya. And black pepper, salt, at maglalagay rin ako ng seasoning para magkaroon pa ng extra lasa yung aking ipapalaman. Ayan, imimix ko lang din to, haluin ko lang din para pantay yung ating lasa ng ipapalaman. So, ayan, halu-haluin lang din. And nablog ko na rin to, mga lalabs, dati yung aking pinalaman ng pusit. So, ayan, nandiyan lang sa mga videos ko kung gusto nyo panoorin. Ayun, yung aking pinalaman na pusit. And after ko nang magawa, ma-ready yung aking ipapalaman. Ayan. So, ito yung aking pusit. Tinanggal ko lang yung ulo niya. And syempre, nilinis ko yung loob. And hiniwa-hiwa ko lang din yung labas ng pusit. Pero hindi siya tagos hanggang loob para hindi matapon yung ating ipapalaman. And ayan, pasok ko na itong aking nireding ipapalaman dito sa aking pusit. So, ayan. Siksik ko lang din. Bubusugin muna natin yung pusit bago tayo naman yung busugin niya mamaya. So, ayan. Siksik natin itong ating mga ginawang palaman dito sa loob. Ayan. Para maging shape na bilog siya. Ayan. Siksik. Ito. Ayan. O, diba busog na yung ating pusit? Mabilog na. Kailangan mapashape natin siya ng bilog. Ganyan. And tapos ko na palamanan yung aking pusit. Ayan. Ibabalik naman natin yung ulo. Wala akong toothpick, mga lalab. So, barbecue stick yung ating gagamitin. And puputulin na lang natin. Ibabalik ko yung ulo na tinanggal ko dito sa pusit. So, ayan. And tuhugin para hindi siya matanggal. At para wag matapon yung ating inilagay na palaman. O, diba? Ayan. Ang haba ng aking stick. Pero okay na yan. Basta hindi siya, ano, matatanggal. And ito rin, so ganun din proseso yung kanya mga kasamaan, tuhog. Ayan, para makabit yung ulo. Ayan, tuhugin lang natin. Ayan, medyo mahaba yung aking stick dito. Putulin natin, bawasan natin ng konti. Medyo nakakasagabal na, nakakarang sa kanya mga kasamaan. And ito, tapos ko ng palamanan, mga lalabs, yung aking pusit. So ayan, ire-ready ko na siya para ihawin. And kanina, habang nagre-ready ako nung aking pinalamanan, nagpapabaga na rin ako ng apoy. Ayan, lagyan natin lahat dito, o diba? At gumawa lang din ako ng konting ketchup and vegetable oil. Pangkulay din siya kasi wala akong aswete. So, ayan, pangkulay lang din siya. Wala naman dagdag lasa. Pangkulay lang din at yung oil para wag maging dry yung ating pusit. Ayan, ihilamos, ipunas lang natin dito sa ating iniihaw na pusit. At habang papalapit na rin maluto yung aking iniihaw na pusit, ayan, ilalagay natin sa gilid yung ating iihaw na talong. Ayan, meron tayong insaladang talong mamaya. So, ihawin ko lang muna to. Puro inihaw today, mga lalab. So, ayan. And balibaligtad rin natin tong ating pusit. Balibaligtad. Ayan, yung aking talong. Yung aking talong. Wala akong talong, mga lalabs. At ito na nga, mga lalabs. Ayan, yung aking inihaw na talong. Eh, medyo pumuputok na siya. O, diba? And yung pusit, konting ihaw na lang din to. Luto na. Ayan. Lulutuin ko na lang din siya ng konti pa para yung ating nilagay na palaman sa loob ay maluto rin. Ayan. Itong talong, ano na to? Luto na. Madali naman siyang maluto. Ayan, at malapit na maluto yung ating pusit.
at yung ating talong eh paluto na rin, mabilis na mamaluto. Ayan, magdagdag pa tayo. Pwede na tong pusit eh. Iwan ko na tong pusit. Ayan, yung anak ko nag-iihaw. And ako, maghihiwa na rin ng aking pang-isalatang talong at idagdag na rin yung inihaw na mais. Ayan, so magpaihaw tayong mais. Ayan, medyo ano na to, toasted na tong pusit. Ang hilig din kasi nila sa mga toasted. Kahit yung pinirito, gusto nila yung medyo toasted. So, ayan, pumutok na naman yung talong. And ito, iiwan ko na rin sa anak ko siya na magluluto. And i-ready ko na rin yung aking gagawing isalatang talong. And meron din akong nilagang okra, o diba? Kasi may alamang tayo. So, masarap yung may alamang, may talong, may nilagang okra. And paluto na rin yung mais. Ayan. Konti na lang dito sa kabilang side. At ito yung iniready ko kanina, mga lalabs na pang insilada. So, ayan, ipakita ko na lang din sa inyo. At ito, nahiwa-hiwa ko na yung aking kamatis, sibuyas sa puti at yung manggang hilaw. Babalatan ko na rin, medyo malamig na yung talong, inihaw na talong. Babalatan ko na rin siya, tatanggalin ko lang yung balat. Ayan. Inintay kong lumamig kasi mas madali siyang balatan kapag malamig. Yun. Para mahawakan natin siya ng mabuti. Lutong-luto yung ating talong, medyo malambot siya pero hindi siya sunog. Ayan, at ito mga lalabs, at tapos ko ng balatan lahat yung talong. So i-ready na natin to para pang insilada. Ayan, so i-mix ko muna tong aking mga ipapang insilada ko, yung aking mangga, yung kamatis and sibuyas. O, diba? Madali lang yan, halo-halo lang. So, ayan. Haluin ko lang din. Ayan. Ito mga lalabs, lagyan mo lang to ng alamang ulam na to eh. Pero syempre may insaladang talong tayo. So, ayan. Set aside muna. And ito namang aking inihaw na talong, ang aking. Ayan. Palalaparin lang natin yung ating talong na inihaw. Ayan, ganyan. So, hindi tayo magtotortang talong mga lalabs. Insaladang talong tayo ngayon. Ayan, palalaparin ko lang siya para dito sa ibabaw ng aking talong. sa ibabaw ng talong, dito ilalagay yung aking mga inireding mangga at sibuyas kamatis. So, ayan. O, diba? Para siyang pagtorta. Ang sarap na ito mga lalabs. Ito pa lang eh. Dead man na sa akin yung pusit. Ito pa lang. At syempre yan. Dito na natin ilalagay yung aking iniready kaninang hiniwahiwang sibuyas at mangga kamatis. Ayan. Diba? Sa iba, ang ginagawa nila yun, pakaihaw or pakalaga ng talong, dinudurog-durog yung hinihiwa-hiwa rin ng intocubes yung talong, tapos pinagsasama-sama ng ganyan. So ako, ito lang din yan, ilalagay ko lang din sa ibabaw. O diba, ang ganda ng style, ganda ng kulay. At after ko mailagay yung aking mangga, sibuyas, kamatis, ayan, lalagyan natin siya ng alamang dito sa ibabaw. O diba, para pag kakainin natin, eh, ayan, hiwain mo na lang, may alamang na. Nakakalaway mga lalabs, ito pa lang. So, ito lang sa akin, panalo na. O, diba? Ang ganda niyan tingnan. O, mahal yan. Oh, lala. So, ngayon gagawa naman tayo ng ating sausawan. So, maglalagay lang tayo ng toyo. Tapos, kalamansi. Oh, sarap na ito. Isa pa kalamansi. E, nalagyan natin ng siling labuyo. Ayan. And boom! Ready na yung ating siladang talong. Wow! Ayan. O, diba? At ang ating sausawan, yung ating inihaw medyo toasted na pusit. Ayan. Yan kasi gusto nila. At yung ating nilagang okra. Ayan. Ipiplating natin siya. Artendin natin para feeling kumain din tayo sa restaurant. And yung ating rice, yung ating inihaw na mais, sweet corn, and extra rice, yung ating sausawan, at syempre yung ating insalatang talong.
O, diba? And yung aking nilagang okra. And lalagyan din natin ng alamang dito sa gilid. Ayan, so sausawa na ito. Patak na sa kati. So, ayan, lalagyan ko yung alamang dito para sa ating sausawan. At ito na mga lalabs, luto na yung aking toasted inihawan na pusit with inihawan na sweet corn. Wow! Ay, diba? And yung ating sausawan, yung ating nilagang okra, at yung ating ensaladang talong. So, ayun na nga mga lalabs, tapos na ako sa aking mga inihaw. Salamat mga lalabs sa pagsama nyo po ulit dito sa aking kusina. Don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. God bless!